Magandang hapon, Sir Jeffrey Montes, Attorney Sam Pirito. Magandang hapon. Sir Jeffrey, sino po yung kasama natin? Mama mo po? Mama po. Magandang hapon po, Nanay Jocelyn. Nasa inyo po ba yung bata na 4 years old? Kinuha po nung nanay, hiniram niya po, hindi na binalik. Kailan pa po niya kinuha? By October po yun. October pa po last year. Opo. Pero kayo po ba ang nag-alaga nung bata? Ako nag-alaga mula sanggol hanggang sa kinuha niya. Wala siyang binibigay sa akin. Walang sinasabi kung ano. Yung mga gastos po ng bata, kayo po ba ang talagang gumastos noon o nagbibigay naman po si Darlene? Nising ko wala po siyang binibigay. So, pinagtutulungan po namin ang anak ko. At bigla lang pong binawi ni Darlene sa inyo yung bata? Opo. Ay, pinaalam niya po na hiramin pero hindi na po niya binalik. Nung hiniram niya po, walang komunikasyon kaya sinundan ko po siya. Hinahanap ko po siya. At nahanap niyo po ba, nanay? Nahanap ko po doon sa liblib na lugar. Nagkaharap po kami sa barangay. Nung nagkaharap kayo sa barangay, doon po sinabi sa inyo ni Darlene na hindi po si Jeffrey ang totoong tatay ng bata. Opo, inamin po nung kinakasama niya, hindi po yung anak ko ang ama, siya daw po ang ama, yung kinakasama niya. Ano pong pangalan nitong kinakasama ni Darlene? Palayaw po na ay Baisa. Si Baisa ang nakalagay sa birth certificate ng bata, tama? Na bilang tatay. Sinabi po ba sa inyo ni Darlene kung bakit pinaako niya kay Jeffrey yung bata nang ganun katagal? Wala po siyang sinasabi. Basta iniwan niya dito, ang sabi niya, anak ni Jeffrey. Eh, sinuportahan ko naman po yung anak ko. Sir Jeffrey. Yes po. Nung sinabi sa inyo ni Darlene na magkakaanak kayo, hindi po kayo nagkaroon ng pangamba kung kayo po ba talaga yung ama? Hindi po, kasi matagal po kami nagsama. Mag-3 years din po. Wala kayong napansin na meron siyang karelasyon na iba? Wala po. Kilala niyo po ba itong si Paulino, Baisa? Hindi po niyo po kilala. Doon po yan nakilala nung kami nagharap sa barangay. Sir, nung nanganganak itong si Darlene, kasama niyo po ba siyang manganak? Hindi po, bigla niya po pinaalis noon sa hospital. Kasi po, first time ko lang po noon. Yung pagka-picture ko, tapos pagkabigay ko ng pera sa bata, malis na ako. Anong pong dahilan daw kung bakit kayo pinapaalis? Hindi ko po alam. Baka raw may makakita. Hindi ko po alam kung sino yun. Hindi po ba kayo nagtaka nun, sir, nung sinabi yun? Hindi naman po. Kala ko po magulang niya or what. Ang gusto nating mangyari, Sir Jeffrey, ay? Malaman po kung totoo pong akin yung bata. Oo. Kasi po, napamahal na po sa akin. Siya lang po ba ang baby ninyo, Sir Jeffrey? O meron pang iba? Isa lang po, ayun lang po. Hindi po ba talaga nagbibigay ng kahit anong kontribusyon sa gastos ng bata si Ma'am Darlene mula nung inalagaan niyo yung bata? Wala po. Sarili ko pong kayo dun eh. Kahit malit po yung kita ko, tuloy-tuloy pa rin po ako sa trabaho. So kumbaga... Panggata. Oo. Iniwan lang sa inyo yung bata. Hindi dyan nakatira si Darlene. Iniwan po sa amin ang bata. Magandang hapon, Ma'am Darlene. Opo. Ma'am Darlene, kasama niyo po ngayon si Sir Paulino Baisa. Malis po. Ma'am, kasal ba kayo kay Sir Paulino Baisa o kinakasama niyo siya? Almost 18 years na po kami. Paano po napasok sa eksena si Sir Jeffrey Monte? May 3 taong relasyon daw po kayo ni Sir Jeffrey. Sana nga po totoo. Ay, hindi totoo na may relasyon kayo, ma'am. Nagpapakumbaba naman na po kami. Na bakit po kailangan pong ganito pa? Ay, naka-involve naman po ang mga anak namin dito. May isip na po kasi sila. Ay, makikita po nila to eh. Pwede naman po ako magpakumbaba sa kanila eh. Ginagawa ko naman po magpakumbaba. Kaso po, bakit po nagaganyan pa? Kayang-kaya ko po magpakumbaba. Kasi tinanggap ko naman po may pagkakamali din po ako. Pero po sana bakit po ganito? May isip na po mga anak ko. Parang awa niyo naman po. Mapapanood po nila to. Ano na pong gagawin ng mga anak ko pag sila kontampula ng ano? Sige, ma'am. Parang naman sinaisipan nila yun. Ma'am Darlene, wag po kayo mag-alala, no? Gusto naman po naming matulungan din kayo na maayos po itong gulo. Ang amin lang, ma'am... Ang amin lang, Ma'am Darlene, gusto lang po naming maintindihan kung ano po yung totoo. Kasi syempre po, kailangan nyo rin pong i-recognize na ang nag-alaga po sa inyong anak sa loob ng 4 na taon ay si Jeffrey at ang kanyang nanay. Hindi po, ma'am. 4 na taon, ma'am, yan.
Lahat po ay may meron pa naman po ako dito, ma'am, na prueba. Sana naman po naging ano lang po siya. Kung ma'am ay nabhabol po nila, ma'am, ay yung ginastos po nila ay gagampanan po naman po yan. Saglit lang po at naghahanap po talaga ako ng trabaho. O sige, Ma'am Darlene. Para maliwanag tayo, Ma'am Darlene, no, simulan natin sa umpisa para po siguro malinaw. Siyempre, gusto din po naming maintindihan ang inyong panig, Ma'am Darlene. Ganito po, una sa lahat, si Sir Jeffrey ang nagbayad ng gastos ng inyong panganganak. Tama po ba, Ma'am Darlene? Po, yun totoo kasi may PhilHealth po ako, may PhilHealth po asawa ko. Binigyan po ba kayo ng pera ni Sir Jeffrey sa ospital? Ay, binigyan niya po ako, ma'am. 1.5 po yun. Alam ko po yun. Babalik ko po sa kanya yun kung yun po ang hinahabol na sa kaiba po mga ginagastos pa po nila. Okay. Huwag lang po sanang ganito. Babalik ko po lahat yun. Kalma-kalma lang po. Sige po. Nagpapakumbaba na mala po ako. Alakala lang po sa mga anak ko. Opo, ma'am. Inaayos po natin. Ma'am, nakakapagtaka lang, no? Kung sinasabi niyo pong wala kayong relasyon kay Jeffrey, bakit po napunta sa kanila ang bata? Hindi naman po totally wala po kami naging relasyon. Naging karelasyon ko po siya. Pero alam na alam niya po, mula sa pool pa lang, ako yung may asawa at anak. Maraming beses po ako sa kanyang nakipag-break. May mga ebidensya po ako. Maraming beses po ako nakipag-hiwalay sa kanya. At alam ko pong mali yung ginagawa ko. Itinatama ko po ang lahat kasi mahal ko po ang pamilya ko. Hindi ko magpagkumbaba kay Ma'am Josie na kahit papano po, naglaantay lang po ako ng pagkakataon. Bakit niyo po ipinaako kay Jeffrey? Ano pong pumasok sa isip niyo, ma'am, na ipasustento sa kanya yung bata? Ipaalaga, ipaniwala sa kanila na kay Jeffrey itong bata, itong 4 years old na bata? Sabi po nila sa akin nung time na po may pera na ako, na akin na yung anak ko, kukunin ko na po yung anak ko. Ganito, ganyan. Ang sabi po nila, wala, pumunta ng Las Piñas, wala, kasi pumunta na yung Sarsogon, wala, nagpatay po wala, sila. Wala, sinong kapalukuyan ninahanap ni Tanon. Wala, pinagkakailaman yung anak mo. Ang dami-dami yung sinapang sa social media, hindi ko pinapatulang lahat yun. Dahil may pagkakamay niya ako, nagpakumbaba ako sa inyo. Wala, hindi ka nagpakumbaba. Pinausap kita para hindi makausap kita ng maayos. Hindi ka lang naharap sa akin. Binastos mo ako. Ma'am Jocelyn, sabi niyo po, nagsisinungaling si Darlene na... Sinungaling po yan? Wala siya. Gusto nga siya. Gusto ko po siya makausap ng maayos noon. Hindi ko siya makausap para hindi kami humarap sa ganito. Wala, binabastos niya ako. Pagdating ko sa bahay nila, anong ginawa niya? Ganon din, binastos niya ako, sinigaw-sigawan niya ako. Ma'am, ganito. Anong ginawa ko? Ako nag-alaga ng anak niya. Siya makausap noon, sabi ko, sinak ko siya. Dar, makipag-usap ka sa akin para matapos na yung pag-ano natin. Lola, hindi ka nagkipag-usap. Pinipilit mo yung bata, ayaw sa iyo, pero pinipilit mo. Kinausap ko na maayos yung anak mo para sumama sa iyo. Hindi ko pinagkailanay. Yan ay anak mo talaga yan. Sinabi ko sa anak mo na yan ang nanay mo. Nanap kita noon, anong sabi mo? Wala kang anak at sinabihan mo pa kaming adik. At sinabihan mo pa ako mukhang pera. Hindi pera ang kailangan ko. Ikaw noon ang tinahanap kita dahil may sakit ang kapatid ko. At doon na mag-alaga ng anak mo, anong ginawa mo? Hindi ka nagre-reply, kaya sinama ko yung anak ko sa Bicol. Kahit ako hirap na hirap, dinala ko sa Bicol. Tapos umuwi ako dito, kinuha mo, hiniram yung bata. Mula noon, wala na akong balita sa'yo. Hanggang ngayon, bigla ka ngayon sumulpot, hiniram mo. Wala ka. Dapat nakipag-usap ka ng maayos para malang magkaintindihan tayo. Wala, ibinastos mo ko. Binenta ng anak ko yung rep na pinagkakakitaan ko para nandyan sa anak mo. Tapos ngayon malalaman ko, hindi pala namin kaduhuyan anak mo. Kaya ang inihili ko ngayon kay Sir Tulfo na malaman ang katotohanan na ipa-DNA yung bata. Para kung sakasakali gusto ko mahiram at makuha na lang yung anak mo. Dahil wala kang kwintang ina. Kaya ngayon di ako matahimik, kaya gusto ko malaman ang katotohanan. Kung kanino talaga yan. Dahil kung anak nga ng anak ko yan, babawiin ko yan sa iyo. Dahil sobra kang sinungaling. Inaalagaan ko ng gusto yung anak mo. Mahal na mahal ko yung anak mo. Tapos maabutan ko doon. Ano ginagawa mo? Nagsumbong pa sa akin yung panganay mong anak. Na pinapakain mo na rabutan kay nagugutom. Ano yan? Hindi na nadidi dahil walang gatas. Anong binabili mo ng gatas? Sino po nagsabing anak ko na nagaganon? Ano yung anak mong babae nung magkaharap tayo doon sa barangay?
Ano pong sinabi ng anak ko? Imposible naman po magsabi ang anak ko ng ganyan. Anak ko, ngayon mainahon ka. Samantalang nung tayo nagaharap sa barangay, halos mura-murahin mo ko, dukdukin mo ko. Halos kulang mo na nga lang akong sakalin, tanungin mo doon sa barangay na halos anong ginawa ko sa akin. Hindi kita makausap doon at nagwawala ka. Pa nga po yung kumpiyahan lang sa inyo eh. Binidyo pa nga po niya yung pag-uusap natin. Alam po natin ako confidential po yun. Marami po kayong pinos, hindi ko na po pinatulan yun. Marami pong ano post na hindi ko po wala pinatulan akong pinupost na. Na kung ano-ano ang pinag-uusapan natin ngayon. Gusto ko lang malaman kung ano ang totoo. Kung anak baga ng anak ko yan o ano panino. Darlene, bakit mo pinaako kay Jeffrey yung bata? Tapos pinaalpilibdo mo doon sa tatay, doon sa Paulino? Ang alam ko po talaga, ma'am, anak ko siya ng asawa ko. Okay. Nagsamero lang po kasi kami ng problema ng asawa ko. Pero pinaalam mo ba kay Jeffrey na hindi niya anak yan? Alam niya po yun, ma'am. Sinubuntis pa nga niya, suportado ng anak ko eh. Simula ng buntis po yan. Simula nung nagbuntis. Na po talaga, sobrang napahumingi na po ako ng pasensya. Sir Jeffrey, wala. Ang sinasabi kasi ni Darlene, alam niyo daw from the start na anak daw po yan ng ibang lalaki. Hindi. Hindi po. Anak ko po. Sinabi niya po ang anak ko. Meron po ba kayong magpapatunay, Sir Jeffrey, kahit testigo, na yan po ang sinasabi ni Ma'am Darlene? Marami dito, lahat ng kalapitbahay namin. Ah, okay. Binita, maganda yun. Binitatama namin yung rep para lang sa kanya. Ma'am Darlene, no, hindi kasi nakakatulong kung hindi niyo po sasabihin yung totoo. Kasi ang established na fact ngayon ay kayo po ang ina ng bata. Kung marami po palang testigo, si Sir Jeffrey at Ma'am Jocelyn, na pinakilala nyo pong anak ni Sir Jeffrey itong bata, kahit hindi naman pala, meron po kayong mga malalabag na batas kung ganun po, Ma'am Darlene. At isa pa, kung talagang ang gumagastos sa bata sa loob ng ilang taon ay sila Sir Jeffrey, at kayo po ay hindi nyo po sinuportahan ng bata, at kung may pagkakataong ang dininay nyo pa yung bata, maaari po nating tignan yon as a form of neglect o pagbababaya na po pwedeng mag-fall sa RA 7610, which is child abuse, Ma'am Darlene, at may pagkakakulong yon. Hindi po kasi biro ang mga ganitong bagay. Pinoprotektahan po ng batas ang mga bata, lalo na po ito. Sobrang ilang taon pa lang siya, 4 years old, mula nung pinanganak siya hanggang ngayon, ay hindi malinaw kung sino ba ang kanyang tatay. At hindi nyo rin po siya nasuportahan na maayos. Ang amin lang po, Ma'am Darlene, sabihin na lang po natin yung totoo. Ang totoo lang po naman, Ma'am Darlene, lumalapit lang po dito si Sir Jeffrey at Ma'am Jocelyn. Hindi po para sa pera na ginastos nila sa inyong anak, but rather, malaman lang kung si Sir Jeffrey ba talaga ang totoong tatay. Ang nilagay mo ba sa birth certificate, si Paulino Baisa, tama ba? Opo, ma'am, kasi siya po, ma'am, kasi ang alam kong ang ama, kasi siya po asawa ko eh. Sino po ba talaga ang ama? Si Baisa ba o si Jeffrey? Sige na, ma'am, sabihin nyo na lang yung totoo. Ang alam ko po talaga kasi, ma'am, ang asawa ko po, ang ama ng ang anak ko. Yung pong alam ko. Kasi kaya siyempre na, po, hindi ko man ako po. Para malaman. Kasi para may alam, hindi po ba po ang utak po, hindi mo may sinagawa po, nabutis ka po, hindi mo may ano kung... Ganito, ma'am, maaari pong ipa-DNA namin yung bata, no? At para malaman na lang natin kung sino talaga ang ama, kung ayaw nyo po talagang sabihin kung sino, parang nalilito pa po kayo kung sino talaga yung ama eh. Pero kung kasal po kayo kay Paulino Baisa at nagkaroon kayo ng relasyon kay Jeffrey, talagang meron po kayong... Totoo. Meron kayong paglabag sa batas, no? No, adultery yun. Pero dito sa pag... sa identity ng bata, maaari kayong makasuo ng simulation of birth under revised penal code. Yun na yung pagre-register ng birth ng isang bata na sinasabi mong ang kanyang ama ay hindi naman talaga yun ang kanyang ama. Kaya nga po ngayon pa lang ay nakikiusap kami sa inyo na sabihin na lang yung totoo. Ma'am, yun po kasi pagkakaalam ko talaga siya po ang asawa, ako ang ama. Ang pagkakaalam nyo po, so hindi po kayo sigurado, Ma'am Darlene. Magandang hapon, Sir Paulino, si Attorney Sam Ferrer ito. Magandang hapon din po, ma'am. Kayo po ba ni Ma'am Darlene ay kasal? Ma'am, hindi po. Ay, hindi kayo kasal. At totoo po bang 18 years na po kayong magkasama? Opo. At kilala niyo po ba si Jeffrey Monte? Hindi po. Hindi niyo po alam na nagkaroon ng relasyon si Darlene, ang inyong misis, kay Jeffrey Monte? Hindi po. Alam niyo po na meron kayong anak na itatago na lang natin sa pangalang Leia, no, na 4 years old na ngayon, dito kay Ma'am Darlene? Opo. Pero sa ang nakakapagtaka, hindi nyo po ba siya hinahanap? Noong time po yun,
inaanap ko po yung bata. Paliwanag niya po sa akin dahil medyo may kumaga nagkaka-away-bati lang po kami. May gap po kami ng mga panapanahon na yun. Ang sinabi niya po sa akin ay nasa tiyahin niya. Paniwala po naman ako dahil kung hanapin ko pa po ng gusto yung bata, lalo lang po kami mag-aaway. Since pinaayos nga po namin yung relasyon namin, kaya hindi ko na rin po inanap. Kasi sabi niya po sa akin, sigurado po raw siya na nasa maayos sa gusto yung bata. Kaya na natili na rin po sa isipan ko at naniwala po ako sa kanya para maging maayos po ang pamilya namin. Talagang hindi ko na rin ano. Kumbaga pinaubaya ko na lang po sa kanya kung alam niya naman po nasa maayos yung bata kaya hindi ko na rin po inanap. Pero sir, ilan po bang anak niyo ni Ma'am Darlene? Tatlo po. Pangatlo po ba tong si Leia, yung bata na 4 years old ngayon? Apo. Nakakapagtaka okay. Lang po kasi sir no, pumayag po kayo ng ganun katagal na nasa tiyahin lang ni Darlene, di umano, ang bunso niyo pong anak. Hindi niyo po siya hinahanap. Ma'am, ano po kasi yan, ng time po yun, may trabaho rin po ako kaya halos hindi po rin po, kumbaga naging kampante na lang din po ako kasi may trabaho naman po ako. At sabi naman po ng misis ko, sa sendo naman din po ako, binibigay po sa kanya, nagpapadala naman daw po siya. Kaya kampante rin po naman ako na okay lang po yung bata. Hindi ko rin po kasi maaaruga nang may trabaho rin po ako ng time na yan. Pero sa tingin niyo po, sir, kayo po talaga ang ama nitong bunso niyong anak? Opo. Kahit naman po kami nagkakaroon ng gap, nagkakaroon din po kami ng pagkakataon na mag-contact po. Dahil nagkasama rin naman po kami sa bahay. Willing ba kayong ibalik ang kanilang mga nagastos dito sa sinasabi ninyong anak nyo, Sir Paulino? Kasi hindi naman po ata fair o patas na alam nyong anak ninyo, pero iba pala ang gumagastos dito sa bata. Hindi po ba, sir? Nagkausap na nga po kami niya sa barangay. Na kinausap niya na rin po yan sila na naghahanap na po siya ng trabaho. Naghahanap din. Eh, mong time ngayon, sagaya ngayon, wala rin po akong trabaho. Naghahanap pa lang din po. At gawa ng, dahil nga po sa COVID, isa po ako sa nawalan ng trabaho. Pati rin po siya, isa rin po sa nawalan ng trabaho. Kaya halos hindi rin po namin maintindi na mag-abot din po sa kanila. Kasi nag-usap naman po sa, kami sa barangay na yun nga po daw, na nung pausap namin at narap namin si Ma'am Lala, kapalaho namin, okay na po yung pag-uusap na yon. Hindi nyo pa po ba tinatanong, Sir Paulino, bilang tatay, paano po nagagatas? Paano kumakain yung anak ko? Eh, hindi ako nagpapadala ng pera. Madam, wait lang po. Hindi mo yung anak, alam mo yan. Po, noong time po yun, nawala po yung bata, may trabaho po ako, madam. So nagpapadala po kayo ng pera? Sinusweldo ko ho, binibigay ko po sa bintis ko. Ang alam kong siya na akong bahala nagpapadala po doon. Kaso kasi ng simulation of birth, no? Dahil nga nawawalan ng identity, oh, true identity and status yung isang bata dahil hindi nga malinaw kung sino ba talaga ang kanyang tatay dito. Itura pa lang din ang itura mo. Maari kasi munang ipagkatiwala o kunin muna ng DSWD yung bata hanggang ina-identify kung sino ba yung totoo niyang tatay via a DNA test. Okay? At ia-assess kung saan ba nararapat yung bata. Ma'am Darlene, aware naman po kayo na sa batas ay maaaring mawala ng karapatan or parental authority ang isang nanay, biological mother, kung siya ay unfit. So, ganito ma'am, para po maliwanagan na tayong lahat, at hindi na po magkaroon ng problema sa identity ng bata, pumapayag po ba kayo ng buong loob na magpa-DNA test po itong si Leia, yung 4 years old ninyong anak? Okay, meron tanong tayo dito. Paano kung hindi daw si Jeffrey ang tatay ng bata? Ano daw po ang gusto nyo mangyari? Sir Jeffrey, ano po, paano po pag nalaman nyo na hindi po pala kayo talaga yung tatay, sir? Bayaran na lang po ilat ang gas ko po. Yung mga paghihirap ko po, dugot pawis po yung ano ko po dyan eh, trabaho eh. Sige po. Sige po. Gatas, gamot. Okay, sige po Sir Jeffrey. Pag-uusapan po natin yan, sir, no?
Okay? For the meantime, ma'am, huwag niyo pong ibababa yung linya, Ma'am Darlene. At i-coordinate na po namin to sa ECDNA para po maisagawa po natin yung DNA testing. At Sir Jeffrey, gayon din po kayo. Nanay, huwag po kayo mag-aalala. We will make sure, ma'am, na magiging safe po ang bata, no? Dun po sa mga allegation po ninyo na pagpapabaya. Ipapa-assess po namin yan sa CSWD o po ng Liliw Laguna, ma'am. Okay po, mami? Apo. Salamat po, ma'am, ha?